ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na po ang mga eksena ng ating abangan ngayong araw ng Webes. Muling bumisita si Rica at Ali sa rooftop at dito ngay napansin ng kanyang best friend na tila nakatulala nga itong si Rica habang tinititigan ang larawan sa pader. Aniya, bakit hindi pangaraw kasi ito mag-iwan ng mensahe, maglagay ng petsa upang sila ay makapagkita? Wika naman ni Rica, baka napanood na nga raw ng taong ito ang kanyang video at baka nagsisisi na nga raw ito sa ginawang pagtulong sa kanya. Agad naman itong kinontra ni Ali. Paliwanag ni Rica, hindi na nga raw madali para sa kanya ngayon ang magtiwala at iasa sa iba ang kanyang kaligayahan matapos nga raw ang lahat ng pangyayari. Samantala, sa pag-uwi ng magkaibigan ay nagpaalam na nga itong si Ali. Ngunit isang itim na sasakyan naman ang dumaan sa harapan ni Rica na tila nagpa-trigger sa kanyang isipan. Dahil dito ay muli niyang naalala ang masalimuot niyang nakaraan. Unti-unti ngang napaupo itong si Rica at dahan-dahan naman siyang bumagsak sa sahig. Hanggang sa nawala na nga ito ng malay, mabuti na lamang at dumating ang kanyang tatay Dan na siyang nakakita sa kanya at nagpasok sa loob ng kwarto. Sa kanyang paggising ay tila tulala pa rin itong si Rica hanggang siya nga ay maghanda na upang makapaghanap na rin ng trabaho. Habang tinititigan ni Rica ang kanyang sarili sa salamin ay hindi naman mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha. Sakto namang pumasok ang kanyang nanay na si Carla sa loob ng kanyang kwarto. Wika ng kanyang ina ay kapapasa lamang daw niya sa board, hindi naman daw niya kinakailangan maghanap agad ng trabaho. Sagot naman ni Rica, masyado na nga raw mahaba ang pahinga niya. Kung hindi nga raw nangyari ang mga nangyari, sana nga daw ay tuloy pa rin ang kanyang pagsahod sa trabaho at sana nga raw ay nagtik lang siya ng board exam. Tanong ni Carla sa kanyang anak, baka pinipilit lamang daw ni Rica ang kanyang sarili at kaya na nga daw ba niya talaga? Tugon naman ng dalaga ay nakaya niya nga raw ipasa ang kanyang board exam, kaya kaya niya nga rin daw ito. Suwestiyon naman ni Carla, kung ayaw nga raw magpapigil ng kanyang anak, ay maaari naman daw niyang samahan ito. Pero hindi naman pumayag itong si Rica. Aniya, hindi na nga raw siya bata tulad ng dati. Kwento ni Carla, mula pagkabata nga raw ni Ikay, ay alam na niya na kayang-kaya na niya ang kanyang sarili. Sapagkat hindi nga raw ito nagpapasama pagpasok sa kanyang paaralan dahil kabisado na nga raw niya ang kanyang daan. Hindi nga raw siya nagdadalawang isip na pabayaan itong si Rica sapagkat naniniwala siya na kayang-kaya nga raw ito ng kanyang anak. Pero hindi nga rin daw niya naisip ang mga halimaw na nasa paligid na maaaring manakit kay Rica. Hindi na nga rin napigilan pa ni Rica ang kanyang pag-iyak at dito ngay nagsimula ng humagulgol ang dalaga. Wika ng kanyang ina, kung alam lamang daw niya na ganoon ang mangyayari, sana nga raw ay hindi na siya umalis at nandito na lamang siya. Sa tahanan naman ng pamilya Ramones ay nagbibigay nga ng instructions itong si Audrey upang ayusin nga ng kanyang mga trabahador ang paglalagay ng tarpaulin sa kanilang venue. Bigla naman dumating ang kanyang anak na si Riven. Tanong ni Audrey ay kung nakita na nga raw ba sila ng kanyang pinsa na si Jigs. Sagot ng dalaga ay hindi pa. Nag-alala naman itong si Riven nang makita nga niya naman sanas lamang ang kinakain ng kanyang ina. Sagot ni Audrey, kailangan na nga raw niyang bantayan ang kanyang kinakain dahil nga tumataba na siya. Tumataba? Tanong ni Riven. Dahil dito, napatingin naman sa kanya ang kanyang ina at sinabing bantayan nga raw niya ang kanyang outfit dahil dito nagmumukha siyang dambuhala. Habang naglalakad si Carla patungo sa palengke, ay nakasalubong naman niya ang kanyang kaibigan. Agad nga siyang binati nito at sinabing tila successful nga raw ang kanyang online selling. Napaka-blooming pa nga raw niya. Proud na ibinalita ni Carla na successful nga rin daw ang kanyang anak sa pagtitake ng board exam dahil isa na nga raw itong architect. At habang namamalengke naman itong si Carla, ay pumukaw sa kanyang pansin ang isang tarpaulin ni Mrs. Audrey Ramones. Nakita niya nga rito ang larawan ng babaeng nakasabay niya sa opisina at napag-alaman nga niya na kapatid pala ito ni Piskal. Agad naman na nag-init ang ulo ni Carla sapagkat napagtanto niya na kapartido pala ni Audrey Ramones sa politika ang babaeng ito. Agad naman na tinawagan ni Carla ang kanyang mister at nagbulalas nga siya ng kanyang sama ng loob. Siguro nga raw ay binulungan ni Audrey ang kapatid ng piskal sapagkat magkakilala nga raw ang dalawa. Agad naman na pinakalma ni Dan ang kanyang asawa nang maramdaman nga niya na napakainit talaga ng ulo nito. Biling niya, huwag nga raw itong gagawa ng kahit ano na maaaring ikasira nila sa kaso. Ngunit agad naman siyang binabaan ng telepono ni Carla. Hindi na naman na-control ni Kakay ang kanyang sarili at agad na pumasok sa loob ng palengke. Tila may nagbabadya na naman ang kaguluhan. Abangan lamang ang part 2 na nasa comment section. Salamat!